dami kong gusto isubok, it's okay. Yung gusto kong pagalitin yung mga bakla. Kasi hindi ganun yung dati. Namimiss ko si Chokoleit. Sobrang namimiss ko. Pero hindi para sumunod ako, ha. Yung namimiss ko siya. Kasi si Choke yung ano, yung patangin na kamakla. Ate-ate mo, hindi ka naman masyadong maganda. Huwag kang iyak-iyak dyan. Yung ganun siya, yung iuupog ka niya maging strong. Tapos yung minsan kasi bumibigay ako. Yung karoon ako depression, anxiety, hindi ko alam kung ano. Kawin, parang yung si Choke lang gusto kong mapagsumbungan. Kasi may kapag-usap ako sa kanya. Pero hindi naman siya sumagot. Pero ayoko siya sumagot. Pero sobrang alipin ang ano sa akin yung Chokoleit. Parang siya lang yung masusumbungan ko ng totoo. Kasi siya yung lagi nagsasabi ng totoo. Siya lagi nagsasabi sa akin ng totoo. Hindi. Walang bola. Never. Pero matagal kami magkaaway niyan. Nagkaroon daw siya ng security sa akin dati. Di ba, siyempre, Chokoleit yan eh. So, pumasok ako eh. Nainis siya, naingit siya. Sinabi niya sa akin yun. Sabi ko, bakla ka, hindi tayo mag-aaway. Magkakampi tayo, magtulungan tayo ngayon. Mm-hmm. Alam mo, simula nung nagkaroon kami ng grupo nila Kay, yun, doon na-develop yung ano na. Tama, di ba, doon na-enhance yung friendship namin. Pero Diyos ko po, ayaw kong kasama nun. Dati, pagsasampa ako, ayaw niyang akong mauuna. Ayaw niyang siya ang ako ang mahuhuli. Kasi di ba ganun yun eh, di ba mahuhuli siyempre. Oo, ayaw na nun sa Singalong. Pero alam mo, nakilala ko siya, nagkagrupo kami, tapos nagkausap kami, heart to heart. Sabi ko, ay si Chokoleit talaga to. Pero alam mo, ugali ni Chokoleit, talagang maldita. Pero talaga kasi, ano pala niya yun? Defense mechanism niya pala yun. Masad. Ano pala yun? Gusto niya ipronta, pero kilalanin mo siya sa loob. Ako, Diyos ko, Chokoleit, kung nandito ka lang. Generous, pangit lang talaga. Alam na na. Huwag na. Okay na yung sa hangin. Okay na yung sa hangin. Kasi sinabi ko, pangit siya. Yun. Sarang pwede mangyari. Sabi ko nga, ako nandito ka si Chokoleit. Siguro nagbablog na rin yun ngayon. Ako yun. Ang pakadami sigurong subscribers. Kasi parehas kami dati. Ang dami nag-aaya sa akin mag-vlog. Eh parang hindi namin ang buhay yun. Parang hindi namin life. Parang sabi namin, oh, siguro dahil kaliwat kanan pa yung proyekto, hindi pa namin maano. Tapos yung pandemic, parang ano, parang yun ang pinagkakataan nila. Ngayon kami wala. Pero buti na lang, bago naman nag-ano, nakapagsubi ng konti.